Buhoy! Alam nyo ba nung bata ako, gusto ko nanonood ng mga anime, pero minsan yung TV, naglolo ko yung antena. So ito, may kukwento lang ako bago natin simulan tong episode na to. Meron akong anime na napanood na sa sobrang hirap makuha yung tamang signal. Medyo mas static siya. Yung storya niya ay mga anthropomorphic animals na parang tao. Tapos para silang mga grupo ng superhero yata, ganun. At sinire-represent nila lahat ng 12 Chinese zodiacs. So, inaanap ko ito ng matagal kasi nung time na yun parang Wikipedia pa lang, ganyan, Google, wala pa masyadong wifi, ganyan. So, nalaman ko lang yung title nito recently lang, siguro mga 3 years ago sa Facebook. At yung title niya ay Ito Rangers or Eto Rangers, hindi ako sure doon. Pero parang, wow, ganun. Sa sobrang sobrang vivid ng memory ko na siguro nagtuloy-tuloy ako sa pag-remember nung anime na yun kasi nga naalala ko lang siya dun sa isang episode na yun na pinanood ko. Tapos na-realize ko na, ito pala yun. Kasi search ako ng search dati, parang sin-search ko yung mga keywords na parang animal, superheroes, anime, ganyan. Tapos wala talagang lumalabas. Tapos lumabas siya sa parang listahan ng mga anime na mga batang 90s yung nakapanood. Welcome to the Wohoy Podcast. Ang episode natin ngayon ay Listen, Listen, Nostalgic Batang 90s Anime Series. Na syempre, ako yung nag-curate. So, pwedeng yung mga favorite nyo nung bata kayo ay hindi lumabas dito. Pero kung lumabas man yung mga naging paborito nyo nun, di nice. Sa episode na to, pag-usapan natin yung mga anime na naging paborito ko habang lumalaki ako from my, syempre mga grade school years hanggang sa pag-graduate ko ng high school. Ito yung mga animes na alam mong hindi mo pa masesearch sa internet. Kailangan mong abangan Mondays to Friday or kung ano man yung schedule niya sa Channel 7, sa GMA, sa ABS, sa ABC5, RPN9, IBC13, or ano pa yung sa NBN4 or sa Studio 23. Ganyan. Hindi ko lang sure kung meron sa listahan. Pero dahil nga sobrang saya ng mga anime nun, tapos sobrang episodic and then sobrang serial niya. Teka, hindi ko sure kung episodic ba or serial. Pero sobrang siya yung parang kailangan subaybayan para ma-enjoy mo panoorin. Kasi pag naskip mo yung isang episode, mapapag-iwanan ka. Hindi ka makakapagkwentuhan doon sa mga kaklase mo pagdating sa next day, ganyan. The Wohoy Podcast is available on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and Amazon Music. Visit podcast.wohoy.com for more info. Okay, simulan na natin ang paglilista ng 10 sa aking mga pinaka-nostalgic batang 90s anime series. Pero bago ang lahat, gusto ko lang sabihin na sa tingin ko sa lahat ng nilista ko dito, wala akong natapos ni isa. Pero since bumabalik ako sa pagkabata, ito yung mga na pinaka naaalala ko na mga anime na syempre gustong-gusto ko talaga rin pinapanood doon. Pero dahil nga minsan yung TV hindi gumagana, minsan brown out, minsan maaga ako nakakatulog, minsan may pasok sa school, minsan summer, tapos biglang start na ng school year. So, napuputol yung pagpapanood. So, itong nasa listahan ko, hindi ko masasabi na kabisado ko yung buong story, ganyan. Pero sila talaga yung mga tumatak at pinaka naalala ko. So, simulan natin sa number one. Ang number one sa listahan ay Yu Yu Hakusho or Ghost Fighter. Siyempre, sobrang sikat nito nung bago mag year 2000. Year 1999 yata unang naipalabas to sa GMA 7. Bandang gabi siya, alam ko, siguro mga 6 or 7. Kasi hindi pa uso nun yung telebabad sa ganyan. Yung prime time. Ang prime time talaga is yung mga animes talaga. So, alam ko, pag pinapanood ko to paggabi na. So, either 6, 7, or 8. Isa dun sa mga time slot na yun. After nung news yata or before nung news. So, ang Yu Yu Hakusho or Ghost Fighter ay tungkol sa
isang bata na namatay, isang teenager na namatay, si Eugene. Tapos, since hindi pa siya yung 100% dead, binigyan siya ng trabaho nung ano, ni Charlene, yung isang parang ghost something na nakasakay sa, hindi invalis, ano yun, yung parang sagwan, yung sagwan doon siya nakano. Tapos parang ginawa siyang ano, parang ghost detective. So yung first arc nitong Ghost Fighter is yung namatay si Eugene, tapos nag-mourn yung mga taong na nagki-care sa kanya kasi nga ano, delinquent siya. So isa na dun yung si, ako nakalimutan yung pangalan, yung nanay niya syempre, tapos si Alfred, ayun si Jenny, yung babaeng may gusto kay Eugene, tapos yun nga, hindi muna nila pinapa-cremate or nililibing si Eugene hanggang sa nakabalik nga siya sa spirit world. Pero pagbalik niya, syempre hindi na siya tao lang na basta tao. Karoon na siya ng powers dahil nga may trabaho na siya as a spirit detective. So dito sumikat yung term na ray gun. Yun yung ano niya, yung power niya, ray gun. Tapos dito rin sumikat yung ano, yung 100% ni Taguro, yung Taguro Brothers. Di ba yun yung usong-uso si Taguro tsaka yung kapatid niya na nakasabit sa balikat niya. Pero yung pinaka-memorable, pinaka-nostalgic na episode na naalala ko is yung part na ano, na anong part yun? Yung ito na yung kay Sensui era na si Master Jeremiah, binigyan sila ng test, tapos may tatlong bagong student na tinetesting sila kasi nga parang may kinidnap yata si Alfred, tapos ang kailangan nilang gawin is save si Alfred. So nandito sila sa isang room na merong ano, may parang nilagyan ng curse na parang from time to time hindi ka pwede magsabi ng word na ganyan or else magiging bato ka. So anong nangyari, mainit dun sa kwarto, tapos parang syempre ikaw nainitan ka, baka may masabi kang word na pinagbabawal. Tapos yung rules is every 5 or more minutes yata magbubura sila ng isang letter, tapos hanggang hindi ka na makapwede makapagsalita, babawasan nila ng ano, letters ganyan. Tapos syempre Tagalog version ginawa nilang ano, yung ABCD, pero syempre sa Japanese version yung mga Japanese character yung binubura. Hanggang sa huli bawal na magsalita. Si Dennis, natalo niya yung ano, yung gumawa ng curse na yun sa sarili niyang ano, parang escape room na ano, na test ganun. So yun, naalala ko yun kasi yun yung time nga na parang paggabi na, tapos babalik na yata kami sa school noon. Hindi ko malala kung yun ba yun, pero yung nostalgia na binabalik niya is yung papalapit na yung ano, yung school year. Magsa-start na ulit yung klase kasi alam ko yung time na yun ng Ghost Fighter, parang May siguro bandang May siya ganun. Pero yun yung part din na hindi ko natapos sa Ghost Fighter kasi nag-start na yung school. Hindi ko na napanood yung, hindi ko na natapos yung part no kay Sensui. Pero napanood ko yung last episode na nasa beach sila. At nirewatch ko yung Ghost Fighter sa Netflix nung lumabas siya. Ayun. So, moving on. Ang number 2 ay medyo isa sa mga latest na napanood ko, na sinubaybayan ko. Kasi alam ko high school na ako nito. Year 2006. Sa ABS-CBN, Yakitate Japan. Ito, nakakatawa to kasi. Ang goal lang nung palabas is magluluto lang sila ng number 1, pinakamasarap na ano, na tinapay sa Japan. Pero yung mga nagagawa nila sobrang nakakatawa. Sobrang ano, yung parang epic. Parang gumawa sila nung turtle na shape na tinapay. Tapos dito rin yata yung isa na ano, na para siyang croissant, pero yung croissant nasa loob nung croissant na sunog. Tapos yung kailangan mo lang kainin is yung ano, yung croissant na nasa loob. Parang baby croissant sa loob nung sunog na croissant. Tapos parang ginawa yata yun ng YouTube video, ni-remake nila. Tapos naalala ko pa dito, hapon to pinapalabas sa ABS. So kasabayan nito yung ano, yung parang time na may isang teleserye na panghapon. Tapos si Charlene San Pedro yata yung bida. Kalya Lili yata yung title nun. Hindi ko lang sure kung tama yung memory ko. Pero
Yakitate Japan, tapos alam ko nililipat ko sa Studio 23 kasi may Batman the Animated Series or parang Teen Titans yata. Pero minsan, kakahintay ko, nakatulog ako ng hapon, tapos nagigising ako mga 7 p.m. na ganun. Pero ito kasi nakakatawa siya. Parang siyang ano, anime version ng MasterChef, pero puro tinapa yung niluluto. Tapos ang goal nga ni, ang nung bida kasi dito, ang pangalan si Azuma Kasuma, ang goal nga lang niya is siya yung makapag-invento ng pinakamasarap na number one national bread ng Japan. Tapos ito, ang maganda dito, naalala ko, merong part na gumawa sila ng mga ano, parody. Kasi may isang character na nagtatransform siya kay ano, Hisoka, tsaka kay Detective Conan. Pero ginagawa nila, di nila pinapalitan yung mata. Kasi ano, para daw hindi makasuhan ng ano, ng plagiarism. Pero yung nakakatawa kasi ano siya, parang parody na satire na ewan. Tapos yun, hindi ko alam kung na-invento mga ba ni Azuma Kasuma yung ano, yung pinaka masarap na tinapay sa Japan. Pero sobrang naalala ko to. Third year high school ako at ito yung time na inspired akong mag-drawing ng mga comics, mga ganun, mga storya. Tapos dinadrawing ko na sa notebook, gumagawa ako ng mga short stories, ganyan, or series. At ayun, speaking of ano naman, of cooking, dahil nagbe-baking na nga sa number 2, mag-skip na tayo sa number 3, which is about cooking din. It's called Cooking Master Boy or True Cooking Master Boy na pinalabas noong 2003 sa ABS-CBN din. Parang ganun din yung time slot niya. Parang yung Yakitate Japan yung sumunod, yung Cooking Master Boy. Ito yung naalala ko. Chinese yung setting nito. So, anime siya pero hindi siya Japanese yung mga bida. Ang mga bida ay mga Chinese. Ang pangalan nung bida ay si Mao. Wait, double check natin. Ang pangalan nung bidang character ay si Liu Maoxing. So Chinese siya at yung kasama niya is si Mei Li. Tapos ito, may isang episode dito na pinaka tumatatak sa akin. Yung nagluto siya tapos ano, parang natalo siya. Akala niya ano na siya, yung okay na yung luto niya, pero nagkamali daw siya. Sabi nung master niya, may lolo siyang character dito. May lolong character dito. Parang sabi, ang mali daw sa pagkakaluto niya is hindi pantay-pantay yung luto. Yung gupit, hindi, yung pagkakahiwa nung carrots, nung cucumber, tsaka basta ano pa, isa potato yata. Tapos parang dapat julienne cut, yung pahaba, yung parang french fry. Tapos yun, parang doon siya pumalpak. Ito yun, alam ko, naalala ko itong episode na to. Kasi ang nostalgia part naman nito, naalala ko is yung parang sari-sari store doon sa may lugar namin. Every time yun na ano yun, kasi parang napanood ko siya doon sa bahay nga nung kapitbahay namin na may TV. Tapos napanood ko yung part na yun doon habang bumibili ako doon sa sari-sari store. Tapos ang isa pang naalala kong memory dito, yung ano yun, medyo inspiring kasi sabi, ang tanong nung master nitong si Liu Maoxing, parang sino yung dapat mong unang patikimin nung niluto mo? Tapos sabi niya, sabi ni nung bidang bata, parang syempre yung master, para malaman ko kung pasado ba or hindi yung niluto ko. Parang binatukan yata siya. Hindi ko alam kung tama yung memory ko, pero parang ganun. Tapos parang sinabi ng master, parang dyan palang maling-mali ka na. Tapos yung ang tamang sagot ay kailangan ang unang-una mong patikimin nung niluto mo ay yung sarili mo muna. Kasi kapag hindi pumasa yung panlasa sa'yo, ibig sabihin, palpak yun na yung niluto mo. So, bakit mo pa ipapatry sa ibang tao? Ganun. Yun yung ano, parang, oh, may moral. Anyway, mag-skip naman na tayo. Yan, alala ko lang to. Cooking Master Boy at Yakitate Japan, yung mga food-themed na anime sa ABS-CBN ng hapon. Kasi, emang ko, yun yata yung ano nila. Pero, speaking of panghapon, ito naman medyo panghapon din to, pero sa GMA 7 naman. At medyo pambata yung story niya. Ang title ay Flint the Time Detective. Ang story nito is parang may isang caveman. Hindi ko alam kung ano siya.
kung nag-time travel siya, kasi yun nga, the time detective eh. So parang caveman siya, tapos napunta siya sa present time, tapos yung dalawang magkaibigan na kumukup sa kanya, tinatry nilang isolve yung problem dito, which is may mga itlog yun, alam ko, na punta sa iba-ibang time period, tapos kailangan nila siyang ma-capture lahat ala Pokemon. Kasi nalala ko sa episodes nito, ano to eh, medyo kasabayan yata ng Meteor Garden. So, Meteor Garden Channel 2. Tapos ito muna yung pinapanood ko sa Channel 7. Tapos ayun, ang nangyayari, pupunta sila sa isang time period, tatry nilang kunin yung egg na yon. Tapos yung egg na yon, nag-hatch siya sa isang parang Pokemon style. Parang ganun nga, parang Pokemon siya pero anime. Tapos parang every commercial, ang naalala ko dito, may lalabas na yung parang who's that Pokemon, pero yun dito egg version, papakita yung egg. Tapos ang ginagawa ko, from memory or yung pagka once nakita ko na siya dun sa TV screen, ito drawing ko yung egg. Tapos parang every episode, yun, nililista ko, dinidrawing ko siya, yung kada egg na makikita ko. Tapos yung egg na yun, siya rin yung featured na character dun sa episode na yun. So kung tinatry nilang kunin lahat, tapos may isang episode dun, di ko alam kung Da Vinci yata yan. Tapos yung power ng isang egg is yung gagawing kanyang magaling na painter. Yun. Naalala ko yung isang episode na yan. Tapos naka yata ako 8 episodes na drawing ko yung egg. Tapos biglang nag-iba yung time namin sa school. So nag-stop akong makauwi ng bahay na naabutan ko yung anime na yun. So parang disappointed ako. Hindi ko na natuloy. Hindi ko na siya natapos. Pero ngayon, tinatry kong hanapin kung may mga episodes pa yun. Tapos parang ang sarap balikan kasi. Eto, kumbaga, hindi ako masyadong fan ng Pokemon nun. Gusto ko rin yung Pokemon actually. Pero parang mas gusto ko to kasi mas confined yung story. Hindi siya masyadong malawak. Alam ko limited lang yung series, pero nakakatawang panoorin. Speaking of detective naman, ang number 5 natin, syempre, feeling ko maraming may gusto dito, maraming may paborito dito sa anime ito. Detective Conan, noong year 2001 sa GMA, minsan pang umaga siya. Alam ko naging panghapon siya, pero naalala ko pang umaga siya pinapalabas. Or sa sobrang dami ng episodes nito, parang nag-repeat siya ng nag-repeat hanggang sa nagsimula siya ng grade school ako, tapos hanggang high school, meron siya. Meron pa tong version na weekend version, merong morning version, merong weekdays version na prime time. Tapos yun, ang story nga ng Detective Conan is si... Okay, wait. Ayun, si Conan Edogawa, yan. Ang totoo ay siya ay si Shinichi Kudo, yan. Tapos biglang naging parang may nangyari, tapos bumalik siya sa pagkabata. Yun yung hindi ko malala, first episode yun, syempre. Tapos lumiit siya, naging bata siya ulit, tapos nagpanggap siya na si Conan Edogawa. Tapos parang kinapkup siya ni Ran Mori, tsaka ng tatay niya, si Detective Mori. Yun yata yung Detective Mori. Tapos tech savvy at magaling siyang detective. So ang niya is syempre si Conan Doyle, yung Sherlock Holmes. Tapos every time na may case, may kaso, hindi siya pwedeng hindi magsalita as Shinichi Kudo, diba? So kailangan niyang maghanap ng matanda, which is yung si Detective Mori nga, yung tatay ni Ran. Siya yung laging yung parang tinutusok niya nung pampatulog. Tapos siya, magbo-voice changer siya dun sa watch niya. Tapos siya yung mag-explain parang, ito, ang ganyan. Ito yung nangyari dito sa na to. Kung sino yung murderer, sino yung gumawa ng krimen, ganyan. Tapos sobrang dami niyang episode. Ang sarap panoorin kasi hindi mo naman kailangan alam yung previous episode para maintindihan yung next episode. Kasi nga parang kada episode yung mga detective shows, ganyan yung format niya. Parang episodic. Hindi ko maalala yung episodic ba or wait, ano tawag doon?
Ayun, ang tawag pala doon ay ano, procedural drama. Yung parang kada episode iba yung focus ng story. Pero yun, sobrang sayang panoorin nitong Detective Conan. Since yun nga, nostalgic siya dahil dito nagsimula yung parang pag-enjoy ko ng mga books na nakikita ko doon sa library namin, which are Nancy Drew and Hardy Boys series. Sobrang dami nun sa library sa school namin. So, ito yung time na parang, oh, ang gandang magbasa ng mga mystery novels, ganyan. Kasi nga, ito yung kinds ng story dito sa Detective Conan. Ayun, speaking of detective, yung may dalawang katauhan. Kasi nga si Detective Conan, nagpapanggap lang siya. Siya talaga si Shinichi Kudo. Ito naman, isa siyang high school teacher ba or middle school. Pero sobrang favorite ko to, Health Teacher Nube. Ano siya? Kasali siya dun sa parang primetime block ng anime na iba-ibang anime per day. So, ang Health Teacher Nube ay pang Mondays siya. Ito yung mga time na may Monster Rancher, Vision of Escaflowne, ganyan. Hindi ko alam, Ranma 1/2 yata yung isa. Parang yun yung mga schedule. Pero ito, Health Teacher Nube, year 2000s to, sa GMA pa din siya syempre. Ang main story niya is yung teacher nila ay may kamay na parang nakatago ng gloves. Tapos parang inaisip nila parang ano ba to, parang ganyan. Pero yun sa kamay niya pala ay kamay ng demonyo. Tama ba? Hindi ko maalala kung yun ba yung ano. Ito naman, gusto kong mapanoorin tuwing Monday. Pero hindi ko sure kung marami ba talaga ako napanood na episode. Pero may isa ako napanood na episode, yung para siyang Shake, Rattle and Roll, na merong story 1, story 2, story 3. Tapos ganyan. Tapos parang, kailangan nyo magkwento ng ganyang karaming story in one night. Tapos yung pala may nagpapanggap na Healthy Chernobyl. Tapos yun, sana may mahanap ako nito. Gusto kong panoorin ulit. Japanese title niya ay Jigoku Sensei Nube. And may isang episode yung parang yung isang babae nakita siyang isang look-alike nung isang classmate nila gumagapang sa pader ng school. Syempre pag mga horror, kahit anime pa yan, lalo pa pag anime, na-enjoy ko talaga. Pero yun lang. Sobrang gusto ko itong panoorin. Alam ko ito yung sa lahat ng mga anime nung time na yun, ito yung pinaka gusto kong panoorin. Pero parang lagi ko nakakaligtaan kasi Monday night. Gusto ko pang magkwento tungkol dito, kaso tingin ko kailangan makahanap ako ng nung mapapanooran ito. Pero ito, a little backstory na lang. Kasi nga, wala akong masyadong maalala. Kasi ang naalala ko dito, since gabi siya, ito yata yung time na kakalipat lang namin dun sa bahay namin, sa may, na sapa. Kasi dati dun kami nakatira sa may, kabilang kalsada. Tapos ito na yung time na lumipat na kami dun, tapos may, kasi yung memories, bagong-bago, wala pang pintura yung bahay namin. Tapos yung plywood pa yung yung kisame na wala pang pintura din. Yun yung naalala ko. Kaya naman siya sobrang nostalgic. Tapos, every time din na naalala ko yung True Philippine Ghost Stories. Kasi nga, fan ako ng horror. So, kong tinatakot yung sarili ko. And yan, I think sobrang maganda to panoorin. 49 episodes siya. Ito nakikita ko ngayon. Wala akong masyado may kwento, pero soon meron, tingin ko. So, mag-jump na tayo. Number 7 na kagad. Okay. Ito, year 2001-2002. IBC 13. First entry from IBC 13. Cyborg Kuro-chan. Sobrang nostalgic nung theme song nito. Kinanta ng Salva Kuta, yung Tagalog version. Tapos naalala ko, nakapasyon yata ako sa Santa Isabel nito, sa Malolos. Tapos pinapanood ko lang siya. Tapos ayun, ang pinakamaganda dito is parang lang siya, yung walang rules yung mga characters. Parang cyborg, kumbaga siya parang robot cat. Tapos may mga characters na parang cat na tao. Tapos may isa pa na robot na may tenga ng pusa. Tapos may character na tao na may costume na pusa, ganyan. So parang ito, dito na-inspire ako gumawa ng mga comics na nakakatawa lang. Tapos parang ganito yung nagiging style
style ng gawa ko, yung Kuro-chan version. So, ang story ng Kuro-chan, syempre isa siyang cyborg, pero may dalawang ano, may dalawang matanda, is mag-asawang matanda, na kumbaga yun, dun siya naninirahan si Kuro-chan. Nagpe-pretend lang siya na ano, na house cat. Tapos yung dalawang matanda na yun, hindi alam kung ano yung nangyayari kapag hindi sila nakatingin dun kay Kuro-chan. Kasi si Kuro-chan nga, robot siya, di ba? Half robot, half cat. Tapos meron siyang kalaban na isa pang pusa. Anong pangalan? Wait. Basta meron siyang kalaban, yun yung doctor, yung si Dr. Go, yun yung nakalagay dito. Siya yung inventor. So I think siya yung gumawa kay Kuro-chan or nag-transform kay Kuro-chan. Tapos meron isa si Mi, yun yung main niya na kalaban. Tapos lagi sila naglaban kasi meron siyang ano, parang yung natatransform siya na parang may baril sa kamay, ganyan, si Kuro-chan. Tapos merong isang babaeng, hindi ko alam kung pusa siya, si Nana, yun. Rabbit-like appearance niya, yun. Rabbit-like pala siya, Nana. Akala ko ano, cat din siya, hindi pala. Pero yun. Ang kasabay nitong Kuro-chan is yung ano, yung Star for a Night ni Sara Heronimo. Yun, nalala ko yung si Sara Heronimo kasi favorite ko siya sa Star for a Night. Tsaka yung Shin-chan, Crayon Shin-chan. Pero ito, sa kung sa nostalgia lang din, mas favorite ko yung Kuro-chan talaga. Itong Kuro-chan. Nakaanong panoorin ulit. May 66 episode to. So, sana may mahanap akong ano, yung mapapanooran. Kasi, ito talaga yung ano, yung mga sinubaybayan ko nun. Ay, may isa pa siyang ano, kasabayan yung ano, yung Amazing Twins. Yung, di akala, kumanta. Basta yun yung team song naman nun. Tapos, yung ano siya, Chinese, nung hindi pa uso yung K-drama, ito ano siya, Chinese drama na parang yung parang Imperial China era. Tapos may dalawang, hindi naman talaga sila kambal. Hindi ko alam kung ba't Amazing Twins sila. Anyway, yun nga, yung IBC 13, ito siguro yung peak, ano, ng peak ng IBC 13 na parang lumalaban pa siya sa ABS, GMA. May RPN 9 pa nga eh. Tapos, itong Cyborg Kuro-chan, na-replay siya sa TV5, alam ko, sa ABC 5. Hindi ko lang sure kung sa GMA din. Pero, sobrang ganda nitong Kuro-chan. So, sana mapanood ko ulit. Gusto ko maintindihan kung ano yung story, ganyan-ganyan. Okay, next. Etong next, ito yata yung pinaka-latest. Bukod sa Yakitate Japan, ito rin ang kaisa-isang entry ng QTV Channel 11. Kung naalala nyo yun. Tapos yung story niya, medyo ano, nangyari na ba? Uso to sa ano, hindi siya pang anime na story, pang ano siya, pang mga J-drama or K-drama. Ang title ay Cheeky Angel. Napapanood ko to kasi ano, bakasyon yata nun. Either bakasyon, naalala ko mainit nung time na yun. Storya niya is, yung bidang babae, siya yung parang crush ng lahat ng ano, ng lalaki dun sa school nila. Pero siya, ang gusto niya is yung isa pang babae dun sa ano, sa school nila. Pero yung secret niya is, dati pala siyang lalaki. Tapos parang nag-transform siya sa isang babae. Tapos hindi ko rin napanood yung first episode, so pinapanood ko lang siya ng ano, tuloy-tuloy. It's parang day in the life of ano, of yung itong character na to. Kalimutan yung pangalan niya. Hanapin natin. So yun, may apat na nagkakagusto sa kanya dito, naalala. Yan, Megumi yung pangalan. So ito, yung habang pinapanood mo siya, iniisip mo kung tomboy lang ba siya o ano, o dati talaga siyang lalaki. Kasi hinihintay ko yung ending ng ano, series, pero hindi ko natapos. So hindi ko alam kung ano ba, pipiliin ba niyang bumalik as lalaki or forever na lang siya maging babae. Kasi parang ano siya, ang crush niya talaga yung isa pang babae niyang classmate. So ano yung pangalan? Miki's, ayan. Ah, yun si Miki. So si Miki, alam niya na dating lalaki si ano, Megumi. Pero ang pangalan ni Megumi sa ano, sa nung lalaki pa siya ay siguro Megumi din, no? Okay, so ito play ending. Pinanindigan na lang niya na babae siya siguro. Tapos na-inlove siya kay Genso. Yun yung naging ending niya. Pero syempre, ano, since tapos na naman yung ano, yung vacation, wala na, hindi ko na ulit natapos. Pero ano siya,
okay siya panoorin kasi sobrang tamad ko pag hapon. Nakaiga lang ako dun sa sala. Tapos piplay ko lang QTV kasi yun yung time na yung uso yung katok. Alam niyo yung katok, parang si Chef Rosebud, tapos may grupo sila ng mga chef, anim sila, tapos dyan, yun yung kasabayan nito, yun yung naalala ko, tapos nagtuturo sila kung paano magluto ng ganyan-ganyan. Bago pa si Chef Boy yung naging sikat sa Channel 11, ito muna yung anim, yung katok. Tapos parang barkada sila, tapos may isa expertise niya yung baking, yung iba pagluluto ng ganyan. Pero kung hindi niyo siya naalala, search niya na lang. Alam ko maano niyo, si Chef Rosebud yung pinakasikat sa kanila. So ayun, yun ang ating number 8. Siyempre number 9, ito pinapanood ko to recently lang ulit. Kasi sobrang parang sikat dito sa nung pa high school pa lang ako, year 2002, so siguro mga grade 6 to first year high school siguro ako nito. Yung Daddy Long Legs or Judy Abbott. Alam ko Judy Abbott yung niya sa Channel 2. Pang umaga siya pinapalabas or baka meron din pang hapon. Pero alam ko sa umaga siya pinapalabas. Sa ABS-CBN siya pinapalabas. Tapos siyempre istorya niya, isang alila si Judy. Nasa yung Tagalog version, nasa YouTube kompleto yun. Nasa episode na yata ko, 24. Yun. So, hindi ko talaga ito napanood ng maayos. Pero may isang episode ako na sobrang nostalgic. Yung time na nandun na siya sa girls' school. Tapos siyempre, binibigyan na siya ng pera ni Daddy Long Legs. So yung pera ginamit niya pambili ng bagong desk, hindi computer, yung desk na pangsulat, ganun. Tapos binili niya for $3. Pero ang deal nila is kapag $4 yung binayad, libre na yung delivery. Pero since matipid siya, sabi niya, siya na magbubuhat. Tapos nasa third floor yung kwarto nila. Tapos ayan, trinayin niyang gamitan ng lubi, tapos hatakin niya paakyat para madala niya sa room nila. Pero yun, naalala ko yung episode na yun, pero hindi naman natuloy kasi meron namang nagbuhat yung parang trabador ni Julia Pendleton. So yung main story ng Daddy Long Legs or ng Judy Abbott. Si Judy, isang ulila siya. Meron siyang merong nagampun sa kanya pero parang anonymous. Tapos bibigyan lang siya ng budget or allowance. Pag-aaralin siya sa isang boarding school. Tapos ang pangalan nun, si John Smith lang. So si Judy, yung story niya is kung paano siya nabuhay. Parang nag-survive sa high school, ganyan-ganyan. Tapos unti-unti, nakilala niya yung tito ni Julia Pendleton, which is si Jervis Pendleton, na sobrang obvious naman na si Jervis yung si Daddy Long Legs. Pero medyo weird kasi kung ngayon mo siya ipapalabas, sobrang canceled na kagad nung TV series na to. Pero since nung time na yon, parang walang nakaisip. 13 years old lang si Judy, tapos si Jervis 27. Medyo red flag. Pero yun, yung pinapanood ko siya ngayon, medyo weird. Kasi nagkakagusto si Judy, 13 or 14 years old pa lang siya. High school pa lang siya. Tapos ang crush niya si Jervis, yung kapatid ni Sally McBride, si Jimmy McBride. Tapos may isang mga part pa ng story na masyado siyang dramatic, tatakbo pa siya palabas. Tsaka hanggang ngayon, yung sa part na pinapanood ko, hindi pa rin siya umaamin na ulila siya, na from the orphanage siya. Pero tignan natin kung ano mangyayaring next. Pero ito yun, number 9, si Judy Abbott. Sobrang favorite ko kasi sobrang big deal siya sa school namin. Parang napanood mo ba yung Judy? Actually, wala nakapanood kasi umaga siya pinapalabas, full day kami sa school. So sino makakapanood, di ba? Wala. At yun, sa dinami-dami ng pinag-usapan natin, umabot na tayo sa number 10, ang pinaka-last sa aking listahan. Ito, feeling ko ako lang yung may favorite kasi sobrang nostalgic naman ito sa akin kasi ang ganda ng storya niya for a kid na nanonood. 1999 siya pinalabas sa GMA, yung Mojako. Kasi hindi ko alam kung Mojako ba yung unang pinalabas or yung Doraemon. Pero yung Doraemon yung mas sikat, mas na ulit-ulit pinalabas sa GMA hanggang ngayon na year 2020s na. Pero ito yung Mojako,
inaano siya, parang kinocompare siya sa ano, sa kay Doraemon. Doraemon mo dyan ako, tapos merong si Nobita, tsaka yung bilang lalaki dito, si Sorao, tapos si Shizuka, tsaka si Mickey. Tapos meron ding parang damulag version dito sa Mojako. Pero yung story ng Mojako is alien si Mojako. Naalala ko, ano, nung bata ko, binilin ako ng ano, Mojako na stuffed toy. Literal na bilog lang siya na merong dalawang paa. Pero actually, hindi ko sure kung si Mojako ba yun o yung kapatid niya, si Mojaru. Kasi may kapatid siya si Mojari, yung Mojako na may pigtails. Tsaka si Mojaru na ang sinasabi lang, Moja, Moja, ganyan lang siya magsalita. Tapos merong isa yung Kachupoy, yung kontrabida dito sa story, si Momonja, na ninja kasi siya. Si story dito is kung paano nga nila iano. Yung parang, naalala ko yung first episode, yung may nakita, akala nila may multo dun sa bakanting lote. Tapos dun pala nag-crash yung spaceship ni Mojako. Tapos merong isang character dito na robot. Robot na ano, hindi ko alam kung kasama siya din nila ni Mojako or ano. Pero ano talaga siya? Yung royalty talaga to si Mojako. Kasi from another planet siya. Tapos parang prinsipe siya dun. Ayun. Isang episode na naalala ko dito sa Mojako ay yung basta merong ano tawag doon? Capsule? Time capsule. Para siyang lata ng butter cookies. Tapos nandun lahat ng mga memories nung kabataan ni, hindi ko alam kung si Sora or si Mickey yun, pero nalala ko gumawa sila nung parang bulldozer ba tawag doon? Hindi, basta para siyang drill pero kotse. Tapos drill nila yung lupa. Tapos hindi kasi nila mahanap kung nasaan. Tapos susuko na dapat sila, pero finally, nakita nila dun sa isang sulok nung tunnel na nabuo nila dahil nga drill nila yung lupa. Andun yung yung time capsule. Tapos yan, yung memory nun na nakuha nila yung pagkabata. Anyway, ilang episode? 74 episodes tong Mojako. So, kung maalala ko, yung ending is yung malapit na silang bumalik sa sa planet nila. Tapos nagtapat pa yung si Momonja tsaka si Mojako. Tapos, ayun. Wait lang ha. Sana makapanood ko rin to, yung Mojako. Mag-suggest naman kayo sa akin. Gusto ko mapanood itong mga lumang anime kasi ito yung mga anime na hindi natin ma-download or wala pa tayong mapag-downloadan noon or wala pang subtitles, hindi pa siya yung umabot dun sa sa DVD era. So sa next listen, ang i-feature ko naman is yung Otaku Era anime series, which is yung time na nag-college na ako na parang gusto kong bumibili ng mga DVDs ng mga anime. Magbibigay din ulit tayo ng 10 doon. Pero so far, ito yung ating listahan. So let's round up from number 1. Siyempre, number 1 is yung Ghost Fighter starring si Eugene, Taguro, Jeremiah, Jericho, Charlene, Alfred, Dennis, at si Vincent, di ba? Siyempre, dagdag ko lang, doon sa Yu Yu Hakusho, nagkaroon ako ng isang polo na Dennis yung design. Kasi, siyempre, ganun yung mga uso dati, yung puno yung design. Polo siya na sobrang daming design, hindi pwedeng plain lang. So, yan. Number 2, Yakitate Japan ng ABS-CBN. Yung ba ang pinakamasarap na bread ng Japan. Number 3, Cooking Master Boy or True Cooking Master Boy na nagbigay sa atin ng lesson na kailangan bago mo ipatikim kahit kanino ang niluto mo. Ikaw muna dapat ang tumikim at tignan mo kung pasado pa or hindi. Number 4, ang Flint the Time Detective ng GMA din na okay siya panoorin kung medyo pambata lang siya. Hindi masyadong malalim yung story, pero saya kolektahin nung or maalala yung mga drawing ng mga eggs nung time na yun. Number 5, isa pang Detective Conan ng GMA din. Dito yung yung anime na nagbigay sa atin ng skills kung paano mag-solve ng krimen or ng mag-deduct
na ano yun, tama yun, di ba? Deduction, tama ba? Deduction theory sa ganyan-ganyan sa pagsasolve ng crime. Anyway, number 6, ang horror anime na Healthy Chernobe na sana makahanap ako ng mapapanooran. Number 7, Cyborg Kuro-chan, kung saan, ano, andito na ang ating hero. Ang galing niya, ang galing niya. Kuro-chan lang. Hindi ko kalimutan ko yung ano. Pero nasa YouTube yan, yung Salbakuta. Search nyo, Kuro-chan theme song Salbakuta. Yan, rap yun eh, nakakatawa. Number 8, Chiki Angel. Parang last anime ng ano, na napanood ko nung high school ako. Number 9 ay Daddy Long Legs or Judy Abbott na sobrang ano, sobrang sikat nun. Parang siya yung ano, second generation ng Princess Sarah sa Channel 2 pag morning anime. Morning anime na actually American yung mga characters dito. Siyempre, last but not the least, si Mujako, ang ating paboritong bola na kulay orange na parang kwek-kwek. Ayun, nakakatuwang balikan lang. Siguro, gawa pa tayo ng more batang 90s anime series kasi hindi lang to. Meron pa akong ibang pinapanood nun. Ito lang yung first 10 na pumasok sa isip ko na parang ito yung may ano, tumatak sa akin yung bata ko. Tapos yun, dito muna natin tatapusin tong episode na to ng The Wuhoy Podcast. Ayun, please follow this podcast on your favorite podcast apps at i-rate nyo ng 5 stars kung masaya kayo sa napakinggan nyo. I-follow nyo din ang newly created na The Wuhoy page on Facebook para updated kayo sa mga bagong episodes at other media na din. Kaya nang meron din akong ano, The Wuhoy channel sa YouTube para naman sa mga video contents at iba pa. Or follow me on Kumu, Instagram, and TikTok at Chikoy Wuhoy para masaya kasi nagpo-post na din ako doon. At kung may gusto kayong ano, sabihin tungkol sa episode na to, kung may masuggest kayo na website kung saan merong Healthy Chernobe, Cyber Kuro-chan or Mujako full episodes, Japanese man or Tagalog, basta may subtitle, tag nyo ako sa Twitter at Chikoy Wuhoy with the hashtag The Wuhoy Podcast. Pero kung gusto nyo yung diretsahan akong kontakin, bigay nyo yung link, ganyan, just email me sa chikoy@wuhoy.com. New episodes of The Wuhoy Podcast is available every Wednesday at 3 p.m. At masaya ako na sabihin na hindi pa tayo pumapalpak, hindi pa tayo nade-delay kahit isang episode. At sana magtuloy-tuloy ito hanggang episode 25 kasi ito na ang ating 14th episode, almost second half na tayo. Abangan nyo yung mga next na episodes, yung mga next na mga gigigest natin. At sana marami pa akong maigest. Kumukuha lang ako ng ano, ng lakas para magtanong dun sa mga gusto kong i-guess, gusto kong makausap. Marami tayong pwede mong pag-usapan. Tsaka yun, yung mga iba na gusto nyo mapakinggan ulit, I'm sure babalik sila. So ayun, thank you guys and good night. Bye-bye!